So guys, ang gagawin natin ngayon ay magtahi tayo ng mga mas. Marami akong mas dito, pero may mga natapos na rin ako. So this year, hindi kailangan yung mamahaling mga regalo or giveaway sa iyong mga kaibigan. Ang importante ay galing sa iyong kaibuturan ng iyong puso at pagpaguran. So eto ang ginagawa ko ngayon. Since meron akong small party sa bahay, kasi 5 packs lang ang pwedeng allowed na bibisita. So yung 24 evening, Christmas evening, is binigay ni amo ko na para sa akin. Yan. Kasi lalabas sila, so may mga kaibigan ako, ka-church, na pupunta dito sa bahay. So naisipan ko kung ano yung ibibigay ko sa kanila as a takeaway. Okay, so eto naisipan ko, since meron ako nitong machine. Actually, itong machine guys, hindi ko binili. Niregalo ng amo ko nung birthday ko last year. So, naisipan ko na eto ang ibibigay ko sa mga kaibigan ko this year. Gagawa ako ng mask. Diba kailangan talaga yung mask sa panahon ngayon? Mask is a mask. So, aalhin natin yung napaka-expensive na gift kung hindi naman nila magagamit. Ayan. So, napaka-wise din ng gift na ito or just giveaways. Kasi kailangan, ito talaga yung kailangan natin sa panahon ngayon. Although, ang cloth, as they have said, na hindi siya 100% safe. Okay? But, some, ang ginagawa nila, gaya ko din, is pinapatungan ko din siya ng surgical mask. Lalo na pag nasa crowded ako, pag of course sa crowd, pag nasa crowd ako, gumagamit ako ng first, nasa loob is yung surgical mask and yung mga cloth mask. Actually, depende sa inyo. Yung alam kong basta makahinga kayo ha. So, ayan guys. Dinamihan ko ng paggawa ng mask. Hindi ako nag-aral ng ganito, ng sewing. Yung kaibigan ko kasi, shout out to you, Lawrence Talaro, na siya yung nagturo sa akin paano paandarin paano paandarin ang makina. Ayan. So, at natuto, sa kanya din ako natuto kung paano gumawa ng mask. Actually, yung mga pattern na ito, yung mga pattern ng mask, is, ang isa dyan is kinuha ko sa kanya. Kasi before, naka-stack lang ang makina ko dito sa kwarto. Ngayon, may gamit na siya. So, ang ginawa ko na lang, punta ako sa bumili ng tela. Ito nga, binili ko yung tela at huwag kayong magtataka kung kayo na mabibigyan ko ay green. Kasi ang magbibigay sa inyo ay paborito niya ay green. Ayan. Obsessed ako sa kulay green. Kaya yung mga mostly tela na fabric na binili ko is green. Pero hindi naman ako ang gagamit. Papamigay ko na. So that's my trademark, green. Okay, so napakadali. Barit, kasi depende kasi sa tela, sa fabric. Kasi ito is medyo makapal. So ang ginagawa ko sa makapal is, ano lang, is two ply. Pero yung mga manipis na nabili ko, yun ay 3 ply. Pero breathable pa rin, kahit 3 ply. Pero ito is, I decided na 2 ply. Kasi makapal siya, medyo makapal naman siya. Okay, so ganyan lang pagtahe, baliktaran. Ganito niya ako tinuruan ni Lawrence. Mano siya magturo? Kasi siya yung nag-aral ng dressmaking dito sa Singapore. Ayan. So sabi niya, meron kang makina ate, manahi ka kaya? Sabi ko, di ako interesado. Inu-on siya ang gumagamit sa makina na to pag pumupunta siya dito pag off day niya. Pero siya yung nagko-convince sa akin na manahi ka.
manahika, sabi niya. So, ito ang unang tahiin natin. Ang mas ng ating mga mahal na kaibigan. Ito yung nakakainis, no? Ewan ko ba, ba't natatanggal yung ano? Buti na lang, ano, malakas pa yung mata ko. Ayan, nakikita ko pa. Nakikita ko pa yung butas ng karayo. Ayan. So, ayan. Nakakapagod talaga ang magmas, mga kapatid. Super napapagod na ako. Pero wala tayong choice. We don't have any choice for now. Kailangan nating protektahan ating sarili. Kailangan nga nating sumunod sa protocol. Kasi mahirap na. Mahirap magkasakit. Lalo na yung mga kumakalat na sakit na yun. No, nakakatakot. Yan. See? Madali lang, diba? Sabi nga ng kaibigan ko, madali lang ang manahiyate kung talagang gugustuhin mo. So, ayan. Pero alam nyo ba, ang na-observe ko, sa pag mananahi ka, no, yung kwarto mo ang dumi. Ang kalat, I should say. Ang kalat ng mga thread, sabi ko nga sa kanya. Simula nung nag-start na akong manahi, ang kalat-kalat na ng kwarto ko, parang hindi ako makahinga. Sanayan lang yan. So, ayan. Ganyan lang gawin natin. Itapat lang natin. Kasi yan ang turo niya. Turo ng teacher ko. Actually, guys, in-enroll ako ng amo ko ng dressmaking. Supposed to be last February ang start, pero due to pandemic, na-cancel yung klase namin. So, siguro by next year, kung okay-okay na, babalik siguro ako to learn more. Kasi ito yung maalam ko, yung mga basic lang na tinuro ni Lawrence. Ayan, ngayon na, meron na akong apo, so kailangan ko talagang matutunan manahi para ako nang gagawa ng kanyang mga dress later on. Ayan. Ganito yung siya. Pantayin lang. Pero bakit hindi nagkapantay yan? Kung hindi siya pantay, sabi niya sa akin, lagyan mo ng pin para hindi siya tatakbo. Ayan. Pero tingnan ko nga kung okay siya. Tingnan natin kung tama yung pattern natin or mali. Ayan. So far, okay naman siya. Ayan. Enjoy din ang, enjoy ang manahi, guys. Enjoy. So, since hindi pa tayo bihasa sa pagtatahi, kailangan nating pantayin. Kailangan siyang nating pantayin at kailangan ko yung ganyan, oh. No? Kailangan ko talaga ng guide